Hi everyone! I am Noel Sudoy Tumbagahon and for today's video, nandito ako ngayon sa aking cage ng aking mga broiler chickens. And today, ay mag-data gathering ako ng growth performance ng aking mga broiler chicken after 2 weeks na ma-feed sila ng fermented asola in their drinking water. Right now, titingnan ko ang growth performance ng aking broiler chickens. Kaya samahan niyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. Of course, mga kakoral, sa activity na to, kailangan natin ng mga kagabitan para makuha natin ang growth performance ng ating broiler chickens. So, of course, kailangan natin ng digital weighing scale. Yan, of course, we also need here tray para hindi lumipad yung ating broiler chickens, medyo mataas na tray. And as well as kailangan din natin ng record book para ilista yung mga timbang ng ating broiler chicken. And of course, doon tayo magsisimula sa pinakadulo. At reminder mga kakural, ito ay random na nakadistribute ang ating mga broiler chickens according to their treatment and reputation. Kaya, let's start this data gathering. Nakalimutan ko pa pala mga kakural, kailangan ko din pala ng pangawit dito para makuha yung ating mga broiler chicken ng mas maalwan. Okay, come on. Dang. Oh, wait lang. Wait. Tingnan mo agad ang kilo, sir, ha? Parang hindi mo nagagalaw. Ha? Bila na, sir? 4.453. 60 ano pala? Ilan? So mga kakural, ito pala ay treatment 3, replication 3.
Next, proceed tayo sa treatment 1, replication 1. And next, proceed tayo sa treatment for replication 1. Wait lang. Okay, next, proceed tayo sa treatment 2, replication 1.
Next naman mga kakural ay proceed tayo sa treatment 3, replication 2. And ito naman, treatment 1, replication 2. Come on.
next mga kakoral is treatment 4, replication 2. Next, mga kakoral, is we have this treatment 2, replication 2. Dahan-dahan. And next natin mga kakoral is treatment 1, replication 3. Thank you.
Next is ito mga kakural ay treatment 3 replication 1. Ulit. Wait lang, wait. Okay. And next natin mga kakural is we have treatment 4, replication 3. Ganda nila. Ano kayo? And ang pinaka last natin na mga kakural is we have treatment 2 replication 3. So this is the last treatment and replication of treatment 2. Okay, ito na, yan. 2. Four.
And finally, mga kakoral, after the data collection, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang naging resulta on the growth performance of broiler chickens in terms of growth rate after 14 days na mabigyan natin ng fermented asola ang ating mga broiler chickens. At ito, mga kakoral, ang naging resulta, ang pinakamataas na nakakuha ng treatment mean weight ay ang mga broiler chickens under treatment 2 na may treatment mean weight of 0.654. At sinunda naman ito, mga kakoral, ng mga broiler chickens under treatment 3 na may registered treatment mean weight of 0.640. At ang pangatlo naman, mga kakoral, ay ang mga broiler chickens under treatment 4 na nakapag-registered naman ng treatment mean weight of 0.637. Samantala, ang pinaka-least or pinakamababa na nakapag-registered ng treatment mean weight ay ang mga broiler chickens under treatment 1 na may treatment mean weight of 0.627. And that's it. I hope nag-enjoy ka sa panunood ng aking video.